nagliisang nabuhay na pasaherong sakay ng Mount Pinatubo. Isa siyang manununak sa Philippine Herald ng panahon iyon. Mr. President, meron lang kami problema. Pero huwag ko kayo mag-ilak. Gagawin ko na paraan. Ayon sa kanyang talaysay, nakatulog siya sa biyahe at hindi rin nakapag-seatbelt nang bumagsak ang eroplano ng magsaysay. Nahulog umano siya sa mga damuhan sa gitna ng kabundukan. Bandang alas 3 na ng madaling araw nang siya'y magising. Ang tumambad sa kanya, mga pira-pirasong bahagi ng eroplano. Kinaumagahan na siya natagpuan ng mga magsasakang nakatira sa paligid ng Mount Manunggal. Nagtamo si Mata ng second and third degree burns sa isa, braso at binti. Ito rin ang umagang hindi makakalimutan ng pamilya ni Pangulong Magsaysay. We were just shocked and just wordless, no? Wala naman kaming sa 18, my sister was 20, dad was 21. Siyempre, wala naman negosyo yung pamilya eh. It was just a public official, no? After which we had to leave Malacanang. Ayon kay Major General Guillermo Lorenzo na labing isang taong nagpalipad ng C-47, unang ginamit ang eroplanong Douglas C-47 noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isang eroplanong Mount Pinatubo sa 32 C-47 na ibinigay ng U.S. Air Force sa Philippine Air Force noong March 9, 1951. This C-47 is an American-made plane. Ang tawag sa kanya C-47 kasi para for cargo. Pero pwede kabitin siya for transport ng personnel also. Nang malamang gagawin itong eroplano ni Pangulong Magsaysay, pina-overhaul pa ang makina ng Mount Pinatubo sa Philippine Airlines noong September 5, 1956. Mahigit 100 oras lang din ang nakatalang inilipad nitong distansya bago gamitin ng Pangulo. Even if it's old, for as long as it is inspected very well, can say that the plane remains to be safe. Sa pagpumatay ni Magsaysay, agad sa nag-aralan ng Senado noong 1957 ang mga posibleng dahilan kung bakit lumagsak ang presidential plane. Iba't ibang angulo ang tiningnan ng mga investigador sa naging dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Unang nasiyata sa Senate Committee Meeting noong April 27, 1957 na baka nag-maximum carrying capacity ang eroplano. Maaari raw kasing nakadagdag sa bigat ng timbal sa eroplano ang 2 kain ng mangga na pinauwi para sa Pangulo. Para malaman ang bigat ng 2 kain ng mangga, sinubukan namin itong timbangin. Hindi ito umabot sa 40 kilo. Kulang pa sa normal na timbang ng isang tao. Sa pananaw ni General Miguel Cabal, Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines, overloaded noon ang Mount Pinatubo dahil umabot na sa maximum ang bilang ng mga pasahero nito. Pero pinabulaan na dito ni Colonel Pedro Molina, Acting Air Force Chief noon. Hindi naman daw talaga ito overloaded dahil 28,337 pounds lang ang bigat ng eroplano, gayong 30,000 pounds ang maximum carrying capacity.